Kapapasok lamang po ng balitang ito, nagdesisyon ang kampo ni dating Chief Justice Renato Corona na huwag nang iapela ang desisyon ng impeachment court sa Korte Suprema. Para sa detalye, on call si Tina Panganiban Perez. Tina? Yes, Ivan, desisyon mismo yan ni dating Chief Justice Renato Corona dahil kinukonsidera na raw niya itong pinagdaanan niyang impeachment na isang closed chapter ng kanyang buhay. Ang desisyon nitong si Corona ay ipinaabot niya kay Defense Attorney at Spokesperson Attorney Tranquil Salvador III. Sila mismo ang nag-usap at si Corona mismo ang nagpaabot ng ganitong desisyon kay Attorney Salvador. Nakasama natin ngayon, Ivan. So, sir, baka gusto niyo pong ikwento kung paano po na ipaabot sa inyo ni Mr. Corona itong ganitong desisyon. Kanina nga po ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap at mabisita ko siya at tinanong ko rin sa kanya kung anong nakikita niyang direksyon nito. Dahil nga po maalala niyo, ilan sa aming mga kasama ay sinabi rin na kami akyat sa Supreme Court. Pero alam rin naman po ninyo na yun ay sinabing tingnan muna at pag-aralan. Subalit po kanina nga ay ako rin naman ay nagulat sa kasi sa tingin niya po ay I am on high ground already. Nung winave niya yung kanyang bank accounts, at the same po ay sinabi niya lahat ng dapat niyang sabihin, sa tingin niya po ay naging transparent na siya doon. And sapat na po sa kanya yon. And he felt that he has closed this book or this chapter of his life, pero hindi po nangangahulugan na hindi siya magpapatuloy, of course, sa profession, sa pagtatanggol sa kanyang pinaniniwalaan at yung kanyang belief sa transparency government po. Na? Tina? Hello? Ay, attorney? Hello? Yes, attorney, magandang hapon. Si Ivan Merina po ito. May reaction ba ang dating punong mahistrado tungkol sa posibilidad ng mga isasampang kaso laban sa kanya ngayon hindi na po siya punong mahistrado? Ay, palagi ko po ay alam po niya yan, kahit naman po siguro bago magsimula itong kasong ito sa impeachment, na kung sakasakaling ang mangyari, ang hindi inaasahang nangyari na po, eh alam niya na may mga kaso po siyang haharapin, hindi po dahil sa kanyang paniwalang may sala siya, ngunit ito po ay nabanggit na bago pa po magsimula ang impeachment po. Panghuling punto na lamang po, nasa ospital pa ba si Ginoong Corona at kumusta po ang kanyang kalagayan? Nasa ospital po at nagpapagaling at binabantayan po kasi diyan ay ang puso dahil medyo mahina po dahil sa 5 o 6 na buwan na patuloy ang publicity, stress, laban sa kanya, negative publicity. Pero kung ngayon, nakaupo-upo na, nung kausap ko yung nakaupo, siguro ko in a few days makakalabas na po. Hopefully po. Attorney Tranquil Salvador, maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat sa ating kasamang si Tina Panganiban Perez.